Sabi ng ating manual na kailangan nating i-check ang fuel filter at i-replace if necessary every 12,000 kilometer. At sa loob ng 33,000 na takbo ni Oreo, hindi pa natin na-check yung fuel filter niya. Siguro sa haba na yon kailangan na talaga nating palitan. Although wala pa naman tayong nararamdaman na pagpupugak sa high speed or yung mga paahon, ayan. Siguro nga panahon na para palitan yung fuel filter niya. Sa pagkalas ng fuel filter o ng fuel tank, di nyo naman kailangan tanggalin lahat ng fairings. Siguro dito lang sa may right side, ito lang tatanggalin nyo para ma-access tong tank. Matanggal nyo yung mga connection. So yun, sa pagbaklas, tanggalin muna natin tong rubber cover. Tapos tanggalin natin tong anim na 10mm. Ito. So, ayan. Hindi naman siya ganun kahigpit. Kasi may grommet siya Parang may rubber siya. So, hindi naman kailangan na mahigpit na mahigpit yan. Ayan, so natanggal na natin yung anim na 10mm na bolt. Ayan, pwede na natin masilip yung ilalim. Ayan, so angat lang natin na ganyan. Tapos, ano ba ito mga ito? Makakakita kayo ng isa, dalawang socket. Tapos, yung hose ng fuel. Ayan, yung fuel line. So, tanggalin natin tong mga socket. Ito, press lang naman siguro ito. Ayan. Siguro yung isa dito para sa sensor, yung isa para sa pump. So press lang natin. Madali lang naman hugutin. Tapos yung last, itong fuel hose. Same lang naman din ng lock dun sa injector. Iaangat mo lang ata ito. Alam kong umangat ng ganyan, pwede na nating hilahin. Ayan, pwede na natin tanggalin. Medyo madumi na rin, ano? Sige, unahin muna natin tong fuel tank. Linisan muna natin bago natin baklasin to. Para hindi pumasok sa loob yung mga alikabok na yan. Pag magpapalit tayo ng fuel filter, itaon nyo na walang laman na yung ano, o paubos na yung gasolina nyo. Pero ako kasi, halos kalahati pa yung laman nito, pero tin-transfer ko siya sa gasoline na ano, jerrycan ba yung tawag doon. Basta yung lagayan ng ano, ng gasolina. Hinamitan ko lang naman ng hose na transfer naman. Isali na lang natin ulit mamaya. So, yun mga paps, tanggalin na natin tong apat na 4mm na Allen. Gaya nga ng sabi ko mga paps, hindi pa naman pumupugak-pugak to si Oreo sa high speed or sa mga paahon. Ayan, bali ang problema lang talaga siguro nito, yung throttle body. Kasi kapag bagong start siya, laging nagbiblink yung RPM niya sa panel. Tsaka kakapalinis lang din natin ng injector. Kaya isabay na rin natin tong fuel filter, diba? Ayan. So, ayan, hugutin na natin tong fuel pump kasama ng fuel filter natin. Sa fuel filter na gagamitin natin, genuine sana yung gagamitin natin. Kaso medyo pricey siya, nasa 600 plus ata yung genuine na fuel filter. Tinanong ko si Mang Kepweng, si Boss Denmark ng Moto FI, kung same lang ba ng performance ang genuine na fuel filter versus ng mga nasa aftermarket. Yun nga, sabi nila na same lang naman daw ng performance. Bumili na ako nung aftermarket kasi halos half the price ang presyo, parang ganon. Ito yung gagamitin nating fuel filter. So, nabili natin siya ng 350.
dyan sa Moto FI Trading. Marami naman ding aftermarket na fuel filter. Nasa sa inyo na lang yan kung anong brand or kayo, nasa sa inyo naman yan. Eh, ito lang yung nabili natin. Same lang siya ng Mio Soul i125, Mio 125, Aerox 155. Yung mga compatible. So, makikita nyo yung difference. Ang history nitong fuel filter na to, puro ano lang to, purong shell lang ako nagpapagas. Hindi tayo gumamit ng mga salin-salin, yung mga debote. Ayan, so sa 33,000 na tinakbo ni Oreo, ayan, ayan yung difference. Medyo okay-okay pa naman, pero palitin na rin. Unlike sa mga nakikita ko sa online, talagang maitim na maitim yung ganito. Palitan na natin to. Yun, so mga paps, sa pagtanggal ng filter to, ng luma, puputulin na natin tong part na to, tsaka doon sa kabila. Ayan. Ingatan nyo lang, tingnan nyo maigi kung ano ipuputulin nyo. Gagamit tayo dito ng side cutter. Once maputol na natin yon, yung lock, hugutin na natin to. Ayan. So ngayon, isalpak na natin tong bago. Medyo matigas pala to, ah. So, yun nga mga paps, okay na tong fuel filter natin. Ayan, yung pagkakaiba nila yung dotted, yung mga dots. Yun lang naman na pagkakaiba nila napansin ko. So, tingnan natin kung anong performance ng ganitong mga aftermarket na fuel filter. Chinek na din natin tong tank. Malinis naman, wala naman ako nakikitang mga dumi sa loob. Paghigpit, hand tight lang muna. Cross yung paghigpit natin para lumapat yung o-ring. Bago natin ibalik yung tank, eh, nilisin ko muna to at tingnan ko kung paano matanggal tong underneath to, tong plastic na to. Ayan, tamang punas lang, natatanggal naman ng punas. Ayun, so sa pagtanggal ng underneath, subukan natin tanggalin tong 10mm dito, kabilaan yan. Ayan. Tapos, pag natanggal na natin yung dalawang 10mm na yan, tanggalin na rin natin tong harness dito. Tapos, ito, tatanggalin na rin natin tong mga wirings dito. Ayan. Tsaka itong plate light, hugutin natin yung socket dito para matanggal. So, tingnan natin kung may tatanggalin pa tayong mga screw dito sa bandang likod. Unahin ko lang tong 10mm. Nalinis na natin tong ating underneath. At marami pala tayong tatanggalin para matanggal yung underneath na yan, no? Itong rear fender, tinanggal din natin yan. Tapos ito, tinanggal din natin to. Yun nga yung mga connection. Nalinis na rin natin yung mga wirings, no? Tapos itong chassis. Tapos itong ibabaw ng shock natin. Ayan, so pwede na natin ibalik lahat. Hindi ko na napakita yung pagtanggal kanina nung underneath kasi yung dami palang gagawin, tapos umulan din bigla. Pakita ko na lang sa inyo yung pagbalik. Ayan, unahin natin tong underneath. Ibalik. Ayan, tapos dito sa likod, pasok lang natin to, itong rectangle na to, dyan sa bakal na yan. Ayan, tapos ikabit na natin tong dalawang 10mm dito. Ayan, so ibalik na rin natin tong tail light natin. Pailalim natin yung wire. Ibalik natin yung dalawang screw na 4mm na Allen screw. Next natin itong rear fender. So sa rear fender, meron tayong dalawang 10mm, dalawang lock nut. Ayan, so next nating ibalik yung mga connection ng mga signal light. So brown sa brown, sa black. So huwag nyo ikalimutan i-clip yung wire. Ngayon yung connection ng plate light. Balik na rin natin yung bracket dito. So i-shoot nyo lang naman yun doon sa butas.
Tapos may dalawang ano yan, 10mm ata. Ayan, bali ilatag na natin tong harness niya, tong wires. So, itong mga fuse. Balik lang natin sa dati nilang pwesto. Ayan, bali balik na rin natin yung 10mm dito, kabilaan. Ayan. Ayan, so mga paps, okay na. Malinis na yung underneath natin, no? Parang bagong-bago na ulit. So, ibalik na lang natin yung fuel tank. Ayan, balik na rin natin yung mga connection. So, itong gray na socket dun sa white. Itong black, syempre, dito sa black. Tapos, itong fuel hose, yung kalimutan. So, pag nag-click na yun, okay na yun. Tapos, balik nyo yung lock. So, ayan, nag-lock na. Okay na yung connection, ibalik na natin yung 6 na 10mm. Sa mga magtatanong paps ko ano tong mga itim na to, interior, so goma to. Dati kasi nilalagay ko dito yung double-sided. Eh, medyo mahal din ang double-sided. Kaya, yan, nag-interior na lang tayo. Goma to. Yan. So, sa paghigpit, yun nga, lagi ko sinasabi, hand tight muna. Ayun, balik na rin natin tong gas tank cover. Tapos itong hose, lagyan na rin natin. Ilagyan na lang natin ng pandikit dito. Nahugot din kasi. Mas diretso na yun pababa. Ayun, so mga paps, naibalik na natin lahat. Ayan, naibalik ko na rin yung battery, pati yung wirings. Kargahan muna pala natin to ng ano, gasolina. So yun nga, nakargahan na natin. So far, yan nga, wala naman tayong check engine. Nabura na yung mga data natin dun sa consumption. Ayan. So, yan nga, nakaka 33,963. So, 34 na pala alos. Itong trip 1 ko, yan yung tinakbo simula nung nag-change oil ako. So, ito, wala na yan. Ayusin nila natin ulit yung oras mamaya. Narinig ba natin yung gumagana yung pump? Nagyan natin sa pump. So, narinig ko naman siya tumutunog. Sige, subukan natin. Ayun. Okay naman na. Ayun, so mga paps, okay na. Wala tayong naging problema. So, ibabalik na lang natin yung buong fairings ni Oreo. Pero, hindi ko na papakita sa inyo mga paps. Bale, dito ko natatapusin tong video. Fuel filter lang naman tong video na to. Sinama ko na lang yung underneath. Tingnan natin kung ano rin ang magiging review natin dito sa aftermarket na fuel filter, no? Ayan. So, titingnan din natin yung gas consumption natin. Ayan. So, sana nakatulong tong video mga paps. Subscribe na kayo kay The Boys TV. Ayan, para masubaybayan nyo yung mga i-upload pa natin sa susunod, no? So, yun mga paps. Ride safe always. The Boys TV, signing out.